Balik tayo dito kay Coffee sa usapin ni Senator Raffy Tulfo kasi may mga vloggers kay Coffee na binibira eh. Hindi tinatantanan nitong si Senator Raffy Tulfo. At halos araw-araw kino-content no at pinupunan nila itong si Senator Raffy at particular po itong Raffy Tulfo in action no. Inis na inis sila dito sa programang Raffy Tulfo in action. To the point na humantong na sa mga kasuhan ito ha. Hindi pa ito confirmed kay Coffee pero may nagbigay po sa atin ng impormasyon na may mga vloggers daw, nakalulungkot ito ka Coffee, ha? May mga vloggers na sinampahan daw po ng cyber libel case. Uy, mahirap ito ka Coffee, ha? Magkakaroon ka ng kaaway. Imbis na gumagawa ka lang ng content, sasampahan ka ng kaso. At hindi lang isang kaso ka Coffee, ha? Patong-patong po na kaso ang isinampa sa mga vloggers na ito. Hindi lang nag-iisa. Hindi, sino kaya ito ka Coffee, no? Pero sa ating tingin, sa ating tansya, isa dito yung abogado, eh. Na araw-araw binibira si Senator Raffy, no? Kasi tinignan natin yung page niya, tinignan natin yung Facebook page niya at yung kanyang YouTube channel. Karamihan ng content niya, puro binibira, puro pang-aaway dito kay Senator Raffy Tulfo, no? At sa Raffy Tulfo induction. Hindi lang tayo tiyak kung siya yung tinutukoy dito. Patong-patong daw po kasi na cyber libel case ang isinampa dito sa vlogger na ito at sa mga kasama nito, no? Na kapwa niya vlogger. Yan, kung makikita niyo yung litrato na yan, sa Quezon City po yan, sa parang prosecutor's office ito eh, kakopi, sa isang korte po yan, kasama po ni Senator Raffy Tulfo ang mga abogado. Kasi hindi lang si Senator Raffy ang nag-file ng kaso dito, may mga abogado at iba pang mga personnel. At ang alam ko, hindi lang dito sa Metro Manila, hindi lang dito sa Quezon City finale itong mga kaso na ito, even in other provinces, may mga finale daw pong cyber libel cases dito sa mga vlogger na ito. At parang narinig din natin na yung iba mga vloggers daw, ang hinihiling lang din naman talaga ka-copy ng kampo dito ni Senator Raffy Tulfo doon sa ibang vloggers na mag-apologize kayo kung may nagawa kayong mali, mag-apologize kayo. Parang itong mga abogado na ito, no, yun ang nakarating sa atin, na they are willing to retract o bawiin itong cyber libel case na isinampa doon sa ilang vloggers. Pero ito daw yung puon, puon ba tawag siya? Yung punong vloggers nila, yung pinaka-boss nila, no? Eh, yari daw po ito. Hindi raw pagbibigyan, no? Kahit mag-apologize daw itong tao na ito, eh, hindi daw makalulusot itong vlogger na ito at patong-patong na kaso. Yan ang mahirap eh, ka-coffee, no? Kasi may mga experiences na rin tayo dyan, may mga nababasa na rin po tayo dyan na pina-filean ka ng kaso sa mga malalayong lugar. Kasi pwede mong i-file yan, eh, kung taga-residente. Hindi tayo abogado, no? Pero kung ikaw ay residente ng let's say ikaw ang complainant, residente ka halimbawa ng Sulu, taga-Tawi-Tawi ka, doon ka mag-file ng case. Eh doon ipatawag yung vlogger na yun. Eh pwede rin kung saan nakatira yung vlogger na yun o kung saan na-commit yung incident na yun o yung crime na yun, pwede mo doon i-file. Eh ang sabi sa atin, parang patong-patong itong kaso na ito at sa iba't ibang korte, i-file. Eh wala pa tayo nakikita, no? Wala pang confirmation tayo nakikita patungkol dito sa cyber libel case na ito sa vlogger, isinampay sa vlogger at sa mga kaibigan nitong vlogger. Yun daw ah. Tingnan natin. Sino ba yan? Kilala nyo ba yan? Lately lang tayo na involved dito. Lately lang natin nakikita itong mga sitwasyon na ito. Michael Bulanos Lumbre, galit ka kay Digong. Oy, natukhang ka ba? The 3RUG pusher and Marcy Lessing. Yun, tinutukoy niya kanina yung previous topic natin ah. Wala na siyang magawa ka mo, sabi ni Albert Montehar. Sino ba yung final niya dito ng kaso, ka-coffee, no? Good evening kay LMA TV. Hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Nakikinig sa atin, no? Paano dititigilan ni Senator Raffy? Eh, bida-bida rin, eh. Gusto rin talunin si Jollibee, sabi ni Ma'am Cecilia Peña, no? Si Libayan yan. Ah, okay. Si Attorney Libayan ba yan? Sabi ni, yan, tanong ko yan, ha? Kasi nag-comment si Christian Simania. Si Libayan yan, sure ball. Sa tingin ko din, sa tingin ko lang din ka-coffee, kasi tingnan natin yung page niya, eh, puro yun ang laman niya, puro paninira ba tawag doon? O sabi niya, mga pagpupula lang naman yan, criticism niya kay Raffy Tulfo at Raffy Tulfo and action. Ang problema, halos araw, araw-araw. Eh. Feeling ko naman, kung ikaw naman araw-araw ka bibirahin, kahit di mo pinapatulad, o sige, let's say, dumating na sa punto na pinatulad ka, eh medyo maiinis ka rin, medyo mapipigon ka kung araw-arawin ka ng birah. Parang ano lang yan eh. Parang si Franz Castro lang yan na inaraw-araw si Vice President Sara Duterte o di kaya si PBBM, idarating yung point na mapupulo ka rin sa taong yan. Feeling ko, dyan nagsisimula yan. O yan yung pinag-ugatan ito ka pagpa-file na ito. Kasi kung ayaw mo akong tantanan, sige, papatulan kita. Parang ganyan yung nangyayari dyan.
Sabi ni Franz Fuertes, ang ingay daw ng mga surot. Nasaan ba yung mga surot? Paliwanag pa sa sikat ng araw na makakaliwa yan si Castro. Bakit pinapatagal pa yan? Sabi ni Kaharudin Kamar. Ang gulo dyan sa Pilipinas, sabi ni Benida Nuncio. Pagdating sa politika, ma'am, totoo po yan. No? Medyo complicated ang sitwasyon ng politika dito. Hehehe, anong petsa na? Sabi ni Marcos Jaser Aragon Anaya. Yes, ka-coffee si Libayan nga. O yan, kinonfirm na ni Ma'am Cecilia Peña na si Libayan niya ang sinampahan nitong kaso na ito na cyber libel. Pero antabay tayo ka-coffee ng balita ukol dito sa issue na ito. Ay, ano sa inyo ka-coffee? Sige, ibagay yung inyong opinion, reaction, just sa ating comment section. Kung di ka pa naka-follow, i-click lang po yung follow. I-click lang po yung like. Kung di ka pa naka-like, kung nasa Facebook, YouTube kayo, i-click lang po ang subscribe. Alright, sige. Ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee ngayong araw po ng Webes. Nakaka-38 minutos na po tayo. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating live stream, no? Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Good night, everyone. Bye-bye!